Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. Ayan, kahit wala manood or ma-interes sa video ko ay good afternoon po sa inyo. Ayan, afternoon na po dito sa amin, dito sa Iowa. And dito po ako ngayon sa taas na naman nagtatago na video. Nandito po ako sa kwarto namin. So, may i-share lang po ako sa inyo guys tungkol po sa asawa ko. Tungkol po sa kalagayan ng asawa ko for today. Okay? So, wala namang ano na kung ano talaga yung kalagayan ng asawa ko. May i-share lang po ako. Kasi sobrang worried po ako sa asawa ko this time guys. Kasi, yung asawa ko today, hindi siya okay. Okay? Hindi siya okay. May sakit po yung asawa ko. Inuubo po siya. Pasensyahan nyo na. Lagi ko nag-ano-ano sa buhok ko. Nag-happy-happy-ed ba para maganda yung buhok sa camera. Para straight na straight. Kasi hindi pa po ako. Isang beses lang po akong nagsuklay. Pagkatapos kong maligo. Nagsusuklay ako at nagbo-blower. Tapos umalis. Yan, isang beses lang po ako nagsusupply guys, isang araw. Hindi pa ako every minute nagsusupply sa buhok. Isang beses lang po ako nagsupply. Ayan. So anyway, balik tayo dun sa asawa ko guys. May sakit po siya, inuubo. At nagkaroon po siya ng problema sa paghinga niya. So I'm so worried. Alam nyo naman na may ano po tayo ngayon, diba? May virus. So, I'm so totally worried. As in, worried talaga po ako sa asawa ko kung ano ang nangyari sa kanya. Okay? So, almost ano siya guys? Almost one week na siyang ganun. Yung masama yung pakiramdam niya. Lagi siyang inuubo. Umaatake pa naman yung ubo niya guys pag madaling araw. Ayan, so madaling araw umaatake yung ubo niya. So di ba pag madaling araw ang sarap ng tulog mo kasi kadlaw na. Pero yung asawa ko guys ay hindi siya nakatulog. Lagi siyang grabe talaga yung ubo niya. Parang wala nang bukas. Ayaw na siyang patulugin ng ubo niya kasi lagi na siyang grabe yung ubo niya talaga. Tapos nagano pa siya. Nagano sa hininga niya, sa breathing niya or sa basta ganun. Huwag niyo nang anuhin yung pag-pronounce ko ha kasi Bisaya eh. Okay? So ayan na nga. Almost one week na siyang ganun. Tapos, every morning, pagod na pagod siya, pero kailangan niyang gumising at ihatid po ako sa work. Kasi, kailangan niya po akong ihatid sa work kasi hindi po ako pwede mag-drive sa car na ako lang. Kasi, yung license ko ay hindi pa pwedeng mag-drive na walang kasama. So, every morning, ginigising ko yung asawa ko kahit pagod siya, hindi siya nakatulog ng maayos. Ginigising ko siya ng 7:30 para ihatid po ako sa work ko. Kasi yung work ko 8 o'clock until 5. So hatid sundo po ako sa kanya. Kaya naawa po ako kasi puyat-puyat tapos kailangan niyang bumangon para ihatid ako. Sabi ko sa kanya, honey, you need to go to the hospital for check-up. Ganon. Kapag magpa-ano siya, magpa-check-up. Sabi niya, I'm okay. Yun lagi yung ano niya sa akin na okay lang siya. So, hanggang umabot na ng I think panglimang araw na ata ngayon. Kung hindi ako nagkamali. Parang panglimang araw na to na inuubo siya kagabi. Grabe. Hindi po ako nakatulog since nag-ano siya, inuubo, hindi po ako nakatulog na mabuti kasi na-worried nga ako sa kanya. Baka ano na yun, di ba?
So, sinabi ko sa kanya kahapon, anong Sunday na, kailangan na niyang tumawag sa doktor niya para magpa-check up. Sabi pa naman niya, okay, promise, I call to the doctor. Tapos, nang nasa duty pa ako, tinawagan ko siya. So, tinawagan mo na ba yung doktor mo? Sabi niya, hindi daw kasi okay lang daw siya. Hanggang sa sinundo niya ako ng 5, hindi naman siya inuubo. Ano lang siya, tuwing ano lang siya talaga, inaatake ng ubo na grabe, na parang sunod-sunod na ba, na parang siyang aso na nagtatahol-tahol. Madaling araw. So, sabi ko sa kanya kahapon, nag-promise ka sa akin kahapon na magtatawag ka sa doktor para ikonsulta mo kung ano yung naramdaman mo, para bigyan ka ng gamot. Tapos hindi. Tapos sabi niya, okay, I call tomorrow. So, ayan. So, kaninang umaga, narinig ko siya na tumawag siya sa hospital. Kasi bawal dito sa US, guys, iba doon sa Pinas. Kasi dito, kailangan pag pumunta ka ng doktor, kailangan may appointment ka. Kasi pag wala kang appointment, ayan, hindi ka agad enter asikasuhin ba? So, ano siya? Tumawag siya sa doktor. Tapos, ayun, pinapunta siya doon. Tapos, nagpunta kami kanina. Sabi ng doktor na diretso kami sa emergency room. So, ayun, pagdating namin doon paglabas namin kanina, sabi ko sa kanya kasi inuubo din siya inuubo. So, sabi ko, honey, can I drive? Sabi ko sa kanya, nag-offer po ako na ako na lang yung mag-drive siya, magdala sa sasakyan papuntang hospital kasi inuubo siya, tapos mag-drive, tapos inuubo-ubo siya ng bunga-bunga, di ba? So, mag-ubo-ubo siya, tapos hindi siya makakonsentrate sa pag-drive. So, sabi niya, okay lang daw siya. So, siya yung nag-drive, papuntang hospital. And then, pagpunta namin doon, pagpasok namin sa hospital, may dalawang babae na ka-uniform, sinasalubong kami at pinigyan kami ng sticker dito. Kaming dalawa, binigyan kami ng sticker. Tapos, tinanong siya kung may appointment siya, sabi niya meron. And then, ayan, binigyan siya ng wheelchair kasi medyo malayo-layo yung lalakarin namin papuntang emergency room. So, baka mag-ano na may asawa ko, parang lalabas yung dila saka lalakad, parang ganun. So, excuse me, nabuo ako. So, binigyan siya ng wheelchair, tapos sabi ng babae, ako yung magtulak. So, ayun, ako, nagkaupo yung asawa ko sa wheelchair, tapos tinulak ko siya papuntang emergency room. Ayan. Pagpasok namin sa emergency room, nag-ano pa kami, guys. Nag-antay pa kami ng mga 25 minutes, saka may doktor pumasok. Ayan, so, pagpasok ng doktor, in-interview siya tungkol sa naramdaman niya, and then, inanuhan siya ng EKG. Ayan, sa pagkatapos nun, ng EKG, may pumasok na doktor na ulit. Tapos, inanuhan siya ng BP na naman. Tapos, may pangalawang pumasok, nurse, sabi niya, kuna niya ng blood testing yung asawa ko. Ititest niya sa COVID-19 kung positive ba or hindi. So, kinabahan po talaga ako ng bunga, guys. Sabi ko, Lord, sana hindi positive yung asawa ko kasi kawawa naman yung asawa ko. Paano na lang ako? So, paano na lang ako kung positive yung asawa ko? Ayan. Hindi ko talaga kaya, guys, kung anong mangyari kung sakaling positive yung asawa ko. Paano naman ako, di ba? Tapos,
Mamaiyak-iyak ako kanina sa asawa ko na sabi ko, sana honey, hindi ka pa city. Sana, you're fine, sabi ko sa kanya. So, ayan, pinalabas po ako ng NAR, sabi niya, labas muna ako kasi isprihan niya yung asawa ko. Tapos, mag-ano daw yung usok doon sa loob. So, kailangan kong lumabas. So, lumabas po ako, pumunta po ako ng lobby. Nag-antay ng tawagin po ako papasok. Ayan, so, after 30 minutes, tinawag po ako ng nurse na okay na daw, papasok na po ako sa emergency room. So, pagpasok ko doon, yung asawa ko, nakahiga na, nag-ano siya, naka-blanket na siya, tapos may ano na siya dito, kasi kinunan siya ng dugo. And then, tinanong ko sa kanya kung anong ginawa, sabi niya, sprayhan daw siya, maraming mix ano sa kanya, tapos kinunan siya ng dugo. Ayan. So, mga ilang oras, sabi ng asawa ko, so, ano yung resulta, sabi niya, yung resulta daw ng COVID-19, yung pagsusuri, iba yung test ng COVID-19 ay 24 hours or 48 hours, sabi niya, yung result. So, sabi ng asawa ko, you cannot go to your work tomorrow, you cannot go to your work tomorrow because blah blah blah, sabi niya. So, hindi, sabi niya sa akin na tumawag ka sa manager mo na hindi ka pwedeng papasok tomorrow kasi nag ano po siya sa COVID-19. Tinitesting. Tinitest po siya kung positive siya o hindi. So, kailangan na tumawag po ako para ipaalam na hindi po ako makapasok kasi pag nagpositive yung asawa ko, guys, simba ko lang, kikaluyan, wala. Hindi po ako makawork kasi ihatid niya po ako sa work. Tapos sabi ng doktor, 14 days bawal siyang lumabas ng bahay kung nag-positive. Yung asawa ko, hindi siya pwedeng lumabas ng bahay. So, pag ganun yung nangyari, guys, asawa ko, so, mag-quarantine pa ako dito sa bahay 14 days. Hindi po ako pwedeng lalabas. So, hindi po ako makapunta ng trabaho. So, sabi ko, oh my God. Sabi ko, mamaya ko na lang tawagan yung manager. Mamaya na lang ko tatawag sa management na ipaalam na hindi po ako papasok bukas. Ayan, so, I'm so thankful kasi pumasok yung doktor. Pagpasok sa doktor, guys, kinabahan talaga ko ng bunga. Tapos sabi ng doktor na, Mr. Hansen, good news. Sabi niya, sabi ko, napatayo po ako sa inupuan ko. Tapos nakikinig talaga ko ng maayos, nilapitan ko po yung asawa ko. Tapos nakatingin pa ko doon sa doktor na nagsalita. Kasi naka-Christmas. Kaming tatlo naka-Christmas kami. Tapos sabi ko, sabi niya, good news, negative yung result sa COVID-19 na pagsusuri. Sabi ko, yes, thank you Lord, kasi negative yung result. So sabi niya, ganun. So I'm so happy, guys, na nag-negative yung asawa ko. Kasi hindi ko talaga kakayanin kung sakaling anong mangyari sa exam. Ayan, so ang hirap kaya pag yung result ay positive, tapos nalaman ng ibang tao, tapos pag nalaman sa co-workers ko na ganun, syempre mag-ano yun, matatakot sa'yo, diba? So sabi ko sa ano ko na, say thank you kasi hindi nag-positive yung asawa ko. Kasi paano na lang talaga, guys, hindi ko talaga kaya na mag-isa dito sa mundo. Okay, nasa malayo po akong lugar, nandito po ako sa Iowa. Tapos tapos ganun yung mangyari, paano na lang.
So ayan, I'm so happy kasi yun ang resulta na negative yung COVID-19 pagsusuri sa asawa ko. Ayan. Kasi nagsisink talaga sa utak ko, guys, na ano kaya tong asawa ko, bakit ganun yung ubo niya, sobrang malala yung ubo niya, tapos nag-ano pa siya sa paghihinga niya, sa paghinga niya ba, nahirapan siyang humihinga, at yun ang mga symptoms ng COVID-19. So, inanap ko talaga yung asawa ko, guys, na pumunta na ng hospital para magpa-check up, para mabigyan siya ng gamot sa ubo niya, at napasuri na din siya, na-exam na din siya sa COVID-19 at negative. So, I'm so thankful na negative yung result. I'm so worried talaga kanina kung baka anong resulta, kung mag-positive, my God, paano na kami? Ayun, sabi ko sa isip ko. Ayan. So, anyway, guys, yun lang yung i-share ko sa inyo tungkol sa asawa ko, sa kalagayan ng asawa ko ngayon. Masama yung pakiramdam niya, sobrang masama yung ubo niya, na hindi siya pinapatulog every night, tapos humihinga, nagano pa siya, humihingal dahil sa ayun, pagka-trouble sa paghinga, pero hindi po siya positive sa COVID-19. So, yan, walang problema. Na ganun talaga yung asawa ko. Dati pa. Ganun na yung pag inuubo yung asawa ko, nag-ano din siya sa paghinga niya, nagkaroon siya ng problema sa paghinga, nahirapan siya humihinga dati. Noong nagbakasyon kami sa Arizona, ganun din yung nangyari, nagkaroon siya ng yung ano niya sa paghinga, tapos ubo ng bonggang-bongga, tapos pumunta rin kami ng hospital sa Arizona nung nagbakasyon kami. Yung bakasyon namin, guys, pagdating namin sa Arizona, kinabukasan pumunta po kami ng hospital kasi inaatake na naman siya sa pag-ubo at saka paghinga. So, parang sa akin normal lang. Pero ngayon, na-worried po ako kasi may virus po tayong kumakalat at madami na pong taong namamatay dyan sa coronavirus, lalo na dito sa Iowa, marami na ding namatay na tao at nagpositive din. May kasamahan nga ako dun sa work na nagpositive, pero wala na siya dun sa Walmart. Iwan ko kung ano na nangyari sa kanya. Ayan. So, ayan lang, guys, yung i-share ko sa inyo, yung kalagayan ng asawa ko, na okay yung asawa ko, hindi siya positive sa COVID-19. And I'm so thankful ni God na hindi niya binigyan ng ganun na sakit yung asawa ko, at sana pagalingin ako niya yung asawa ko, kasi kawawa naman yung asawa ko na magsasuffer sa ubo at paghinga niya, tapos ihatid niya pa ako sa work. Ayan. So, ayan lang, guys. So, thank you.